So without further ado, to talk about passion and creativity para maging successful kayo sa work, sa buhay, palapakan natin the voice master, Mr. Cholo Gonzalez! Hi! Hello! Yo, hello! Hello! Kamusta naman kayo mga kabataan? Ha? Ayos ba? Do you feel great today, guys? Yes! If you feel great, dapat marinig ang boses nyo hanggang doon sa inyong school. Ha? Okay. Sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I feel great! I feel great! Grabe. I'm going to talk about the art of voice acting for ICT. Ano bang ICT? Can you imagine a world without a voice or a sound? Na-imagine nyo na ba yun? Ha? Na-imagine nyo na makinig sa radyo na walang boses? Sa TV na walang boses? Maglaro ka ng computer game na walang boses? Meron dati, super may ting-ting. Hindi nagsasalita si Mario. Pero now, just imagine, napaka-importanteng element ang voice. Tama? And a lot of people are being yung voice nate-taken for granted. Did you know that we are also known as the voice of God? Pag sinabing toothpaste, ano yung unang yung naiisip? Oh, happy, paksam. Yung magagawin naman. Diba yung, narinig nyo ba yung boses na nagsasabing, Kogi, number one brand recommended by the dentist. Sino nakakaalam sa inyo ng voice acting? Pag sinabing voice acting, ano yung una nyo naiisip? Dubbing. Ano pa? Voice actor. Ha? Radio drama or radio commercial? Turiya na bela. Sige. Alam nyo, voice acting, especially yung radio drama, is so magical. Sabihin, napaka-magical niya. Yung... Because you can create anything that you can imagine by just doing voice acting. Diba? Alam niyo ba bakit ako naging voice artist? Kasi mahirap lang din kami. As in, wala kaming TV nung bata ako. Ang tanging form of entertainment ko ay radio. At ang lagi kong pinakikinggan, radio drama. Sino nakikinig pa ng radio drama dito? Do you want to hear me to a voice acting sa mga radio drama live? Okay. Gusto ko lahat kayo nakapikit, nakayoko. Huwag niyo akong titignan kasi mag-i-imagine kayo. Alright, game na ba kayo? Gusto ko yoko, walang titingin sa akin dahil di ako magpa-perform pag may nakita ako nakatingin sa akin. Yoko, lahat? I saw the kingdom of Siguro ba siyo at siguro'y ay naligaw sa kanilupata? Brother Lasho, asensya ko mo kayo Naligaw na naman kasi. Si Kapitan Kangkong at itong bagay sa iyo, puno! Ha! Tiksyo! At ito pa! Tiksyo! Ay, ang galing mo, Kapitan Kangkong! Ha?
Patay na ang halimaw. At dyan natatapos ang kwento. Di ba, may nai-imagine pa kayo nangyayari kanina? Habang ginagawa. Pero na-imagine yung boses na yung galing sa akin. Ako lang mag-isa yun. Parang ilang tao yung naririnig nyo. Alam nyo, sabi ko nga, hindi ko naman akalain na mapupunta ako sa industriya na yun eh. Pero sabi ko nga, ang tanging bagay lang na maglalagay sa inyo sa tagumpay, na kung ano man ang gawin ninyo sa buhay nyo, sino ang kakampi mo? Sino? Ha? Sinong best friend mo? Sinong worst enemy mo pagdating sa mga ganyang bagay? Sarili mo, di ba? Kasi tayo naman ang nagde-decide kung sino, ano talagang gagawin natin sa buhay natin eh. Kasi ang college, yan ang mag-define ng future ninyo. Kung ano yung ginagawa ninyo ngayon bilang kolehiyo, yan ang magiging future nyo. So okay lang kung high school ka, loko-loko ka. Pero pag nag-college ka, tumino ka na, hindi, masisira ang buhay mo. Alright? Nung 16 years old ako, nakipag-compete ako sa... Kasi narinig ko doon sa radio na may parang competition. Since naniniwala ako sa sarili ko, pero sa totoo lang, nanginginig ako. Wala naman ako experience. Sa totoong buhay, wala namang magaling kaagad eh. No? Kahit yan sila Manny Pacquiao, si Charis Pempeng, hindi naman sila magaling kaagad. Bakit sila gumaling? Kasi lagi silang nagpa-practice at naniniwala sa sarili nila. No? Before you start, you need to know what you're beginning with. A lot of people nowadays, they just start something for nothing. They just started. Kasi, ay, galing niya, no? Gagayahin ko siya. Ni hindi mo nga tinignan yung anong kaya mong gawin, gagayahin mo kagad siya. Wala ka namang alam. You know what? Especially in business, you should love what you're doing. You cannot sell something that you don't even like. Alam niyo ba kung saan kayo naroon bilang tao? Ha? Alam niyo, greatest inspiration ko, Noah? Sinong gusto mong hula? Ha? De, simple lang, ang greatest inspiration ko talaga sa totoong buhay ay kamatayan. Alam niyo kung bakit? Eh kasi pag namatay ka bukas, anong gagawin mo yun? Simple lang, lahat ng tao na mamatay at mamamatay. So, kung gusto mo ng matinong buhay, gawin mo na yung gusto mong gawin ngayon. Lagi ko yung sinasabi sa mga kabataan na ang kabataan, ang pagiging kabataan ay isang regalo. Isa siyang regalo na balang araw babawiin sa inyo. Anong ibig kong sabihin? Balang araw tatanda rin kayo. So anong gagawin nyo dun sa regalo na yon? Para ma-maximize nyo, magamit nyo ang regalo na yon para sa ikauunlad ninyo bilang isang tao. Tandaan ninyo ha, lahat ng matatandang may problema, lahat ng matatandang mahirap, kaninong kasalanan yon? Sa gobyerno? Kaninong kasalanan? Sagot, sarili nila yan. Hindi sila nagsumikap, no? Bata pa sila. So ngayon, ito yung chance ninyo to prove something to yourself, no? Na hindi kayo sisisihin ng mga magiging anak ninyo na, eh kasi si tata hindi nagtrabaho ng maigi or hindi niya tinulungan yung sarili niya. Kaya this is the best time for you guys na gawin ninyo yung gusto nyo. Yeah, there's two things, there's mga job hiring. But, mind you guys, don't enter any work that you don't love just because of the money that you will earn. I really believe in young people na kaya natin gawin lahat. At naniniwala ko, if I can inspire you and motivate you to do what you really want to do in your life, for sure, magbabago ang buhay niyo. You just have to believe in yourself. Okay? So, kung may talent ka, ipakita mo. Sino tahimik dito? Yung tipong sa sarili niya, ay,
Alam ko yung sagot pero hindi ako magsasalita kasi nahihiya ako eh. Di ba usually sa school, parang, uy, ito ang sagot, ikaw, sagutin mo. Sa klase mo, yun mo sinasabi. At din naman sa klase mo, ma'am, I know the answer. Pero ang totoo, nagsabi yung katabi. Sino ka? Ikaw yung nagtataas ng kamay o yung nagsasabi sa katabi? Nangyari na ba sa buhay niya? Nung kayo mga nag-aaral ng elementary, high school? Kasi ako nun, nagtatanong, uy, anong sagot? Pag di ko alam, ay, anong sagot? Sasabihin niya sa akin, ako ngayon nagtataas. So, sino nagmumukhang magaling? Sabi nga, kailangan daw, sa lahat ng bagay, marunong kang ibenta yung sarili mong kakayahan, yung skills mo. Alam niyo, ang issue naman kasi ngayon panahon na to, hindi na katulad nung araw na kailangan ito lang alam mo, kailangan yung kursong kukunin mo eh yung sikat, like yung mga nurses noon. O ilan ang ating nurses ngayon na walang trabaho? Mahigit 2 milyon. Kasi sabi ng nanay, uy, anak, mag-nurse ka kasi uso ngayon yan. So ngayon, they spend a lot of money and time and effort for nothing. Alam mo, nung bata ako, sabi ng tatay ko, oh, kumuha ka ng engineering. Eh sabi ko sa tatay ko, eh ikaw mag-aral. Ayoko mag-engineering, wala akong alam sa math, di ako magaling sa math. Gusto ko mag-mascom. Speech communication actually yung kinuha ko sa UB. So, eh nung high school, ako yung pinakatarantado nun sa klase namin. Ako yung nagpapaputok ng 5-star sa loob ng kwarto. Ako yung lagi nasa guidance counselor kasi kung anong kalokohan ang ginawa. Pero mind you, lahat daw ng mga loko-loko no high school, sila pa yung nagtatagumpay. Kapag dumating yung point na, kasi sila yung matapang, sila yung, sige, kahit ano, kaya ko yan. Eh yung mga cum laude, yung mga honor-honor, merong tinatawag na ano dyan eh, parang pressure sa kanila. Wala niya. First honor ako, kailangan pag nag-college ako, kailangan pag nag-graduate ako, mataas ang position ko. Eh walang ganun. Sa totoong buhay, hindi yan nangyayari. Not unless kung talagang kayo na may-ari ng kumpanya, nilagay ka ng tatay mo doon. Pero karamihan na nakakausap ko, yung mga kabatch ko ngayon na hindi naman sila talaga nagsumikap mag-aral doon eh. Sabi ko, at the end of the day, yung mga pinag-aaralan nyo, hindi nyo yan dadalhin sa totoong buhay. Not unless technical yan. No? Yung mga pinag-aaralan nyo, biology, kung hindi ka magdo-doktor, useless yan. Anong i-anhin mo yung mga, di ba? Kaya nga sabi ko, kasi naging part kami ng DepEd, dapat maging, kumbaga mag-focus ngayon yung ating educational system sa interest-based na mga subject. Kumbaga kung saan ka lang interesado, yun na lang ang kunin mo. Kasi at the end of the day, kapag hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, wala sa puso mo yan eh. Naniniwala ba kayo? Na kapag mahal mo yung ginagawa mo, para kang hindi nagtatrabaho. Katulad namin sa voice acting. I was called the voice master kasi marami akong nagawang mga iba't ibang boses. Akala ko noon, ganun lang yon. Hindi ko alam na ang voice acting pala, maraming magagawa sa buhay ng isang tao. Voice acting is my life. Creative voices. Sino ba ang creative voices? You know what? Kami ang kauna-unahang voice acting and voice over company sa Philippines na nagsusupply ng napakaraming boses sa buong mundo. Actually, karamihan po sa mga bagong dubber na narinig. Mamaya, may mga kasama tayong mga voice talent dito, voice artist, na magpe-perform. Nakita nyo, overall, out of how many million hits? Hindi namin na. Pero mga 88 million hits yan. We are number 2 sa Google. No? And sa Philippines, we are the only one out of 2 million hits. Napaka-importante ng nag-hit ka sa Google kasi karamihan ng mga players nasa internet na.
Lagi kong sinasabi, you as an individual is so powerful, it depends on what you can do. An individual can create a big company's services. Naniniwala ba kayo na? The world is flat now. Hindi mo na kailangan yung mga malalaking kumpanya ng mga advertising agency. Kami mismo ourselves, we can produce a radio ad in just 1 hour. And we can air it anytime. At the end of the day, they outsource everything to us. Alam niyo, tayo bilang isang tao, napaka-importante ng vision. And it reflects our country now. What's happening to our country? Do you think our government has a vision? Unlike other administration? Napaka-importante po na alam mo kung saan ka papunta. I don't believe that if you fail to plan, you plan to fail. You know why? You ask me why. Ito lang po. Simpleng explanation lang yan. Kumari, magta-drive ka ng kotse, lumabas ka. Drive ka lang. Bakit? Yung ang plano mo, mag-drive lang eh. Anong kulang doon? Ha? Direction? And? Destination. Ayan. Marami pong tao, drive lang ng drive. Kasi gusto lang nila mag-drive. Pero alam nyo, if you fail to plan, you plan to fail, mali yan. Kasi if you fail to create your goal first, pag wala kang goal, even if you plan, you will fail. Parang kang drive ng drive, wala kang pupuntahan. Kahit ano na lang, eh, kumbaga, kesira-sira, whatever will be, will be. And a lot of mga successful people, they have a definite goal. We cannot move forward kung lagi tayong bumabalik. No? Tama? Kasi parang bahay na nasunog yan, sunog na. Kaya hahanapin mo yun. Sisima, sino nakasunog? Kailangan makulong ka. Imbes na tayo mo muna yung bahay, ayusin mo muna yung bahay na yon, gawin mong livable, and then saka mong balikan. Eh wala, binalikan ka agad. Kaya imbes na gawin mo yung bahay. Ako, bilang si Cucholo, I'm a very, very proud Filipino. Are you a proud Filipino? Sino hindi proud maging Pinoy? Ayaw nga maging Pinoy. Kahit anong gawin nyo sa buhay nyo, kahit lumaki kayo sa Amerika, kahit pumunta pa kayo kahit sa lupalop ng mundo, kahit mapunta pa kayo ng Mars, Filipino pa rin kayo. At hindi nyo maalis yan sa buhay nyo. Because I always believe that you, young Pinoy or young Filipinos, still can change this country. And we can change this country by doing good things. We don't just change it into worse, but we change it into positive, di ba? Kasi yung problema, we want change, we are not definite. Kailangan positive change, right? So, naniniwala ba kayo, kaya niyong baguhin ang sarili niyo? Yes! So, bago mo baguhin ang Pilipinas, baguhin niyo muna ang sarili niyo into positive change, right? So, sige, I would like to hear all of you shout that, tell me that you are the best. Sabihin niyo, I am the best! I am the best! 10 years from now, radio, TV, and newspaper will never be the same again. But they will not die. The point is, they should do something na mas mataas ang kalidad at value. And only those who are ready for change make it. Sir, ay, lang wala.